All right, so good morning Paul, good morning Peter, good morning mga anak, good morning sa inyo. Am I audible? Loud and clear ba ang aking audio? Okay. At malinaw na bang nakikita ang aking presentation? All right. Okay, so welcome to our math online class for today. So our topic or lesson for today is about addition and subtraction of polynomials, no? So this is just a review, mga anak, kasi during your grade 7 mathematics, you already discussed about this, no? And grade 8 hanggang grade 9, ina-apply nyo na rin itong lesson na ito. At importante ito para sa magiging lesson natin sa polynomial equations. Okay, so pasensya na, wala akong na-send na material na pwede nyong i-download or i-print, no? Pero pwede namang yung screenshot ng mga slides nitong aking presentation ay pag-aralan nyo na lang at isi-send ko na lang sa GC. At this is our last topic, no, na i-discuss ngayong first quarter. At sabi ko naman, kung hanggang saan lang yung aabutin na lesson natin, yun lang yung magiging coverage ng ating first periodical test. Okay? Alright, so let's now proceed with our lesson. So the last time, we discussed about introduction to polynomial equations or introduction to polynomials, right? So review lang din yun. We learned the types of polynomials according to number of terms. We also learned the types of polynomials according to degree, di ba? We learned how to write the leading term, the leading coefficient, the constant term, the degree, the number of terms, the number of roots, solutions, or zeros of a polynomial, no? So natutunan natin yun. All right, so let's now proceed with addition and subtraction of polynomials. Okay, but before we dive into our topic, no, before we dive into our topic, no, let's first review the rules for addition of integers and the rules for subtraction of integers. So, importante itong rule kung paano mag-add at mag-subtract ng integers because we are going to apply that to add or subtract polynomials. Okay, so let's first have the rule for adding integers. So to add two integers with the same sign, add the two numbers then copy their common sign. To add two integers with different signs, subtract the two numbers then copy the sign of the larger number. Okay? The rule for subtraction of integers, to subtract two integers, add the opposite of the second integer to the first integer. Or that is what we call the copy change change technique, no? Copy the first number or copy the minuend, di ba? Change subtraction sign or minus sign to plus or addition sign. Then change the sign of the second number or change the sign of the subtrahend. Kunin mo yung opposite niya or additive inverse niya. Kung positive siya, gawin mong negative. Kung negative siya, gawin mong positive. Diba? Okay, so let's have the following examples here. Babilisan lang. Number one, let's maximize the use of the chat box. You may type your answer in the chat box. Okay, so what is 2 plus positive 3 or 2 plus 3? Of course, that is 5. Number 2, what is negative 3 plus negative 4? Since they are same negative, parehas negative, so the answer will be negative also, then add 3 and 4. So negative 7. Number 3, negative 5 plus 3. Okay, since we are adding two integers with different signs, so let's subtract their absolute value. So 5 minus 3 is 2. Then copy the sign of the larger. Copy the sign of the integer with the larger absolute value. So negative 2.
Number 4, 7 plus negative 4. Okay, that is positive 3. Very good. Since we are adding two integers with different signs, subtract their absolute value. So 7 minus 4 is 3. Then copy the sign of the integer with the larger absolute value. So positive 3. Number 5, let's proceed to subtraction. 6 minus 2. Okay, that is positive 4 or 4. Number 6, what is 2 minus 6? O, paano pag binaliktad? Nauna yung mas maliit kesa dun sa mas malaking numero. Okay, magiging negative lang, di ba? Yun ang technique. Negative 4. Or this is just the same as copy 2, change minus to plus, then change positive 6 to negative 6. Copy, change, change. Then kung ano yung rule sa addition, i-apply mo lang, no? So, nag-a-add ka ng magkaibang sign. So, subtract their absolute values. 6 minus 2 is 4. Then, copy the sign of the integer with the larger absolute value. So, negative 4. Number 7. What is negative 5 minus 3? Aba, ang gagaling ah. Negative 8. Okay? Diba, ang pwedeng technique na lang dito is parang tignan mo sila na parang parehas negative, no? Yan, no? Tignan mo silang parang parehas negative. Yung minus, parang i-consider natin siya as sign ni 3. Parang kay 3 siya belong, no? So, since parehas silang negative, add mo lang yung dalawang number, add mo lang yung absolute value nila. So, 5 plus 3 is 8, then copy their common sign. Since parehas silang negative. So, babalikan mo lang talaga yung rule sa adding integers pag nagsusubtract ka ng integers. Or this is just the same as negative 5 plus negative 3 kapag nag-apply ka ng copy, change, change. So, nag-a-add ka ng same sign. So, add their absolute values, then copy their common sign. Let's have number 8, 5 minus negative 4. Nako, nagkaiba-iba tayong sagot ah. May nagsagot ng 1, may nagsagot ng 9, pero isa lang yung nagsagot ng 1. Ano talaga ang tamang sagot? The answer is 9. Kasi di ba ang technique dapat na alam natin dyan, matik yan, pag magkatabi yung dalawang minus o yung dalawang negative, gawin mo na lang na plus, di ba? Minus minus will become plus. Or nanggaling lang kasi siya dun sa idea ng copy change, change, di ba? Copy 5, change minus to plus, then yung negative 4 will become positive 4 or 4. O diba? So parang mawawala lang yung parehas na negative na magkatabi, then magiging plus lang. So that will be 5 plus 4, that is 9. Number 9, negative 8 minus negative 5. Okay, very good mga anak. Negative 3. So minus minus is plus, diba? Pag magkatabi yung dalawang minus, magiging plus or galing lang din siya sa idea ng copy, change, change. Negative 8 plus positive 5. So, you are adding two integers with different signs. So, subtract their absolute values, then copy the sign of the integer with the larger absolute value. Then, number 10, what is negative 4 minus negative 7? Wow! May patres pa talaga si Mr. Calonia. The answer is 3. Because this will become negative 4 plus 7, di ba? So that is positive 3. So do you now recall or na-refresh ba kayo sa rule kung paano mag-add or mag-subtract ng integers? Kasi kung oo, magpo-proceed na tayo sa combining like terms at saka sa addition and subtraction of polynomials. So yung tandaan, ang rule kung paano mag-add at mag-subtract ng integers ay gagamitin natin sa pag-a-add at pag-subtract ng polynomials. Okay ba yon? So let's now proceed to combining like terms. So operations on polynomials are similar to the operations we use on integers. The rule of combining like terms works with addition and subtraction.
So, ano muna ba kasi ang ibig sabihin ng like terms? O, grade 7 math, binabalikan lang natin. So, ano ba ang ibig sabihin ng like terms? Sulat ko na lang, no? So, like terms are terms, pwedeng two or more, are terms that have the same literal coefficient. Okay. I-emphasize natin to kasi importante ito eh. Let's say for example, negative 2x squared. Negative 2x cubed, sige. So, this is a term, right? Itong buong to, yung negative 2x cubed is a term. So, there are two parts of a term. The first part is the numerical coefficient. Ay, teka, wait. Ibahin ko yung kulay para mas ma-emphasize. So, itong negative 2, yung numerical part, that is called the numerical coefficient. Or simply coefficient, di ba? Pwedeng tanggalin mo na yung word na numerical. Then, x cube, itong part na variable with exponent, that is the literal coefficient. From the word letter, liter, letter, liter, literal coefficient. Kasi, yung literal coefficient, siya yung variable, siya yung letter. Variable na may exponent. So, yun yung part na yun. So, pag sinabing like terms, yun yung mga terms na merong parehas na literal coefficient. Parehas sila ng variable with exponent. Same variable with exponent. Ay, teka. Same variable, same exponent. Hindi lang variable dapat ang parehas, hindi lang dapat letter ang parehas, pati variable, ay pati exponent ng mga variable, dapat parehas din. Ah yes, parang nagtaas ka ata Mr. Torno ng kamay, may tanong ka? Wala naman, napindot lang. Okay, o sige, so let's say for example, we have, okay. So, identify natin itong mga examples na to. If they are like terms or unlike terms. Let's have number one. 1 and negative 2. Like terms or unlike terms? O, pag like terms, type L. Kapag unlike terms, type U. Hoy, review lang to. Kayo talaga, dapat alam nyo na to. Okay. O ba, may nagsabi pa ng unlike. They are like terms. Bakit? Kasi they have the same literal coefficient. Diba understood, merong x raised to 0 parehas yung mga yan. Tama ba? Pag constants or numbers lamang, walang katabing letter or variable, understood, meron silang x raised to 0 or any variable raised to 0. O edi parehas sila ng variable with exponent. Same variable, same exponent pa. Same literal coefficient. So they are like terms. Kuha ba? Or simply, parehas silang constants lang eh, or parehas silang numbers lang. Hindi like terms sila. Okay, number 2. How about negative x and 3x? Like terms or unlike terms? L or U? Okay, very good. They are also like terms. Bakit?
O, di ba? Understood. Positive 1 ang kanilang exponent. Di ba? Yung mga x niyan, parehas 1 ang exponent. Same variable, same exponent pa. No? So, same literal coefficient, like terms. Okay, wait lang. May tanong ako. Anong numerical coefficient netong negative x? Itong unahan. Or coefficient. 1 lang ba? Negative 1, di ba isasama mo yung negative, kasama yun ng numerical coefficient. Understood, negative 1. Kuha po ba? Negative 1, ang kanyang numerical coefficient or simply coefficient. Okay, number 3. X squared. Sabihin natin 4x squared and x squared. Like terms or unlike terms? Ba, bibilis ha. O, obvious naman eh. E di like terms kasi same variable, same exponent pa. Pareha silang x squared. Let's have number 4. What about negative 2x and positive 3x squared? Like terms or unlike terms? Okay, they are unlike terms. Obvious. Bakit? Same variable naman ah. Kaso, different exponents. Tama kayo, di ba? Unlike terms. O, number 5. What about negative x cube and positive y cube? Like terms or unlike terms? Obviously, they are unlike terms. Bakit? Same exponent naman na. Okay, different variables kasi. Naunawaan na kung anong ibig sabihin ng like terms. Okay, basta ganun lang yun. The idea here is, ang pwede mo lang mapag-combine, ang pwede mo lang mapag-add, or pwede mo lang mapag-subtract, pwede mo lang masimplify ay like terms. Pag unlike terms, hindi mo na sila mapagko-combine. Hindi mo na sila masisimplify further. Naintindihan? Okay, o sige, magbigay na tayo ng example ngayon. Napaka-importante kasi na ito eh. Okay, so let's simplify polynomials by combining like terms. Okay, let's have number 1. Example. X squared plus 5x, minus 3x plus 1 minus 2. Okay, let's simplify x squared plus 5x minus 3x plus 1 minus 2.
Okay, x squared, may ka-like term. Wala, so copy. Pag walang ka-like term, copy. Okay, how about positive 5x? May ka-like term ba? Meron. Ano yun? Negative 3x. So, combine mo. Positive 5x minus 3x. What is positive 5x minus 3x? Positive 2x. Kasi di ba nag-a-add ka, parang ang gagawin mo dyan, since parehas silang x, may x, copy mo muna yung x, then ang pansinin mo lang yung mga coefficients lang, positive 5 minus 3. So parang nag-a-add ka ng magkaibang sign. So balikan mo yung rule kung paano mag-add ng integers. No? So subtract mo sila, 5 minus 3 is 2. Then copy the sign of the larger number. Tama? Kaya naging positive 2x. So, positive 2x. Sulat mo. Dapat may plus. Okay. How about positive 1? May ka-like term ba? Yes. Si negative 2. O, so a-add mo rin. Positive 1 minus 2. O, idibalikan mo lang yung rule kung paano mag-add ng integers. So, since magkaiba ng sign, 2 minus 1 is 1. Then, copy the sign of the larger number. So, negative 1. So, is this the final answer? Yung x squared plus 2x minus 1 ba, is that the final answer? Meron ka pa bang mapagkocombine dyan sa mga yan? O wala na? Wala na. So, this is the final answer. Okay, nasundan po ah. Bakit naging ganon? Questions? Before we proceed to the next. Okay, wala naman. O, sige, let's now proceed to another example. Simplify 3x squared minus x squared plus x minus 2x plus 6. Three x squared, may ka-like term. Anong term? Negative x squared. Okay, so 3x squared minus x squared, or understood 1x squared, tama? Understood minus 1x squared yun, or negative 1x squared, nilagyan ko. Oh, so copy x squared, then 3 minus 1. Okay, that would be 2x squared. Pag nasa unahan, kahit wag mo na munang lagyan ng positive, okay na yon, understood na yon. Okay, what about positive x? May ka-like term ba si positive x? Meron, ano yon? Okay, negative 2x. Isama nyo yung negative, kasama yon, minus 2x or negative 2x. So, this is understood to be positive 1x, no? Positive 1x, ilagyan ko ng 1, no? Para mas madaling makita, pwede tayo malito. Positive 1x minus 2x. Copy yung x, then what is positive 1 minus 2? Negative 1. Or di ba kapag negative 1, kahit hindi na ilagay, tama yung 1? Tama ba? Kapag may katabing variable, yung negative 1x, pwedeng negative x mo na lang siya isulat. Tama ba? Huwag kayong malilito pag gano'n na. Minsan kasi may gano'n eh. Negative x na lang. Huwag mo nang lagay negative 1x. Okay? How about positive 6? May ka-like term? Wala. So, copy na lang. Bring down. So, this is the final answer. Wala ka nang mapagko-combine dyan. So, that is the final answer already. Okay. Number 3 tayo. How about 2x plus 4 minus 5x minus 1? Okay, sino pwedeng mag-open ng mic para ipaliwanag kung paano
i-simplify itong polynomial na ito. Yes, Axis. Okay, Axis, go ahead. Open mo mic mo. Hello, Mac? Hello po, sir. Tanggalan po, sir. Ah, sige, sige. Doon po sa 2x, may ano po, sa may pwede pong i-ano po doon sa negative 5x po. May ka-like term siya. Apo. So, 2x minus 5x, tama? Apo. Equals negative 3x po. Very good. Tapos doon po sa 4 po, tapos yung 1 po. So, positive 4 minus 1. Minus 1 po is equals po sa 3. Positive 3. Okay, pag wala siya sa unahan, lagyan natin ng positive or plus sign. Okay, very good, Axis. O, di ba? As simple as that. Kahit nga, itong sinusulat ko sa gilid, pinapakita ko lang kung paano siya i-simplify or i-combine. Pero kahit nga, i-mental mat nyo na lang yan. Practice ninyo. Okay. Dito tayo magtuloy sa kabila. Number 4. What about 3x squared minus 4x plus 6x minus x squared plus 11. Mag-focus lang muna tayo sa puro variable x, no? Or one variable x. Okay, anyone? Anyone who would like to kindly share his or her solution to be able to simplify this polynomial by combining like terms? Yes, Arben. Ang ano po, yung 3x squared po, may ka-same term po siya, yung negative x squared po. Tapos, ang pagpinagsama po sila, ang ano po nun is 2x squared po. Very good. Next po nun is yung negative 4x. May ka-same term po siya na positive 6x. Pag pinagsama po sila, is positive 2x po. Okay, very good. And yung 11 po, wala na po siyang ka-same term, kaya copy na lang po. Okay, very good, Mr. Badelic. Thank you, anak. Okay. Nakakasunod ba, mga anak? Okay, I assume nakakasunod, ha? Pag medyo nabibilisan, magtanong lang, ha? Okay, number 5. What about 8x squared minus 5x squared plus 4x squared minus 3x squared? Anyone? Anyone? John Dennis. 8x squared minus 5x squared po. Unahin mo muna to. Pero anong masasabi mo sa kanilang apat na terms yan, di ba? Anong masasabi mo sa kanilang apat lahat na? Same variable po and ano, same exponent po. So, anong tawag sa kanilang apat? They are? Like terms po. Like terms. Lahat sila, actually, no? Lahat. So, mapapag-combine natin silang lahat. No? So, sige, isa-isahin mo lang. 8x squared minus 5x squared po. Equals po 3x squared po. O di kaya 8 minus 5 muna, no? Tama? 8 minus 5. Equals 3 po. Kumbaga, parang ang titignan mo na lang dyan, yung mga numero na lang, eh, no? Copy mo muna yung x squared, since lahat naman sila like terms. 8 minus 5 na. 3 po, sir. 3. Tapos, yung 3, add mo sa 4. 3 plus 4? 7 po. 7. Then yung 7 minus 3. 7 minus 3? 4 po. Okay, this is the final answer. 4x squared. Copy mo lang yung ano, ha, yung kinakopy lang natin, mga anak, yung variable with exponent. Walang nagbabago sa variable with exponent. Take note of that. Okay, number 6. Okay, x minus 5x minus 2x plus 1 minus 6. Anyone?
Okay, Mr. Badeli. Ano po, yung x po is may ka-same term po siya na dalawa. Negative 5x and negative 2x po. So pag pinagsama po sila, magiging ang 4 and magiging negative 6x po. Okay, 1 minus 5 is negative 4. Then minus 2, negative 4 minus 2 is? Negative 6x po. Negative 6. Okay, very good anak. Negative 6x. Tapos yung positive 1 po, may ka-same term po siya na negative 6. Pag pinag-add po sila, it's negative 5 po. Okay, very good anak. Okay, nakakasunod po tayo dun mga anak ha. Pag may tanong, magtanong ha. Okay. Oh, sige, more examples pa tayo. How about this one? Teka, i-recall ko muna pala yung distributive property. Kasi dapat alam nyo rin ito eh. Baka yung iba sa inyo nakakalimot na sa distributive property. Okay, for all real numbers A, B, and C, A times the quantity, no? Yun ang basa dun, di ba? A times the quantity B plus C, pag may parenthesis, is equal to AB plus AC. A times the quantity B minus C is equal to AB minus AC. So, nagmumultiply ka ng isang monomial sa isang binomial o isang trinomial, parang ganun. Monomial times binomial or monomial times trinomial, monomial times any polynomial. So, to remove the parenthesis, di ba, A times B, isa-isa mo siyang ita-times dun sa term sa loob. A times B is AB. Then A times positive C is positive AC. Ganun lang po siya. Or A times B is AB, A times negative C is negative AC. Okay? So apply natin. Let's have, teka, number 7 na to, no? Number 7. Simplify. Times the quantity 2x minus 3 minus quantity x plus 4. Okay, how are we going to simplify this? Oh, sige, Arben, pakipaliwanag nga na. Ang una pong gagawin po is yung 5 po, ita times po siya sa 2x minus 3. So, 5 times 2x is equal to 10x minus 15 po. Okay, 5 times negative 3 is negative 15. Okay, ganun doon ang galing yun ha. 5 times 2x is 10x and 5 times negative 3 is negative 15. Kaya naging ganun ha. Okay, tuloy na. Next naman po is i-minus na po natin sila sa mga like terms po nila. So, 10x minus x po is equal to 9x po. Wait lang, Nak. Hindi ba natin i-remove muna yung parenthesis dito? Okay. Ang gagawin po pala dyan next po is, ita times po pala muna sila sa negative 1 po. Okay, this is understood to be negative 1 pag walang nakalagay, di ba? Negative 1 times x, tapos negative 1 times 4. Ganun po yun, ha? Negative 1 times x and negative 1 times positive 4. Ganun po siya. So, magiging ano, Nak? Magiging ano po siya, negative x. And or negative 1x, ilagay muna natin. Sunod po is negative 4 po. Negative 4. Okay, gaya nga ng sabi ko, pwedeng negative x lang ito, no? Kahit wala na yung 1. Pero ilagay natin for the sake na hindi tayo malito para makita natin yung like terms talaga. Para madali natin mapag-add or subtract. Sige, tuloy na. Then, ia-add na po yung mga like terms po. So, 10x minus 1x po is equal to 9x po. Okay, very good. And ano anak?
Then yung sunod po na like terms is negative 15 and negative 4 po. So pag pinag-add po sila, it's negative 19 po. Okay, very good anak. This is the final answer, 9x minus 19. Nakasunod ba mga anak? Nakasunod po ba? Okay. Number 8, walang nagtatanong. Yeah. Silence means yes. Negative 2 times the quantity x plus 3 minus the quantity 4x pala, sorry. 4x minus 1. Anyone? Mr. Misolas. Negative 2x po. Then ang ka-like terms niya po is negative 4x po. Nak, wag ka muna tumalon doon. Sige, isa-isahin mo muna para hindi tayo malito. Sige. Apply ganito 'yan eh. Ito may mga parentheses. Ito may parentheses din. So in order to remove the parentheses, let's first apply distributive property, no? Distributive property muna dito. 'Yun ang unang approach natin. Kailangan muna nating tanggalin or i-remove yung mga parentheses. Sige anak, simulan mo dito sa unang parentheses. So negative 2 times x is negative 2x, sabi mo nga. Then negative 2 times positive 3? Negative 6 po. So that is negative 6, very good. O next? Magkakaroon po ng 1 po sa kabila po. So also apply distributive property. So negative 1 times 4x is? Negative 4x po. Negative 4x. O yung rules nyo sa subtraction ha? Subtraction tuloy. Yung rules nyo sa multiplication ha? Baka nakakalimutan nyo yung mga rules sa multiplication. Huwag nyong ipaghahalo o ipagpaparehas ang rule ng addition at rule ng multiplication. Magkaiba po yan. Positive times positive is positive. Negative times negative is positive also. Kapag same sign ang pinagmumultiply, positive ang sagot. Positive times negative is negative. And negative times positive is negative. Pag nagmumultiply ka naman ng magkaibang sign, negative lagi ang sagot. Sige, tuloy na. Magiging positive 1 po. Okay, negative 1 times negative 1 is positive 1. Ayun. Then, final answer na ba yan? Di pa po. Okay, combine like terms. Yun yung next approach. After applying distributive property, combine like terms. So, equals? Negative 6x po. Okay. Galing yun sa negative 2x minus 4x. Kaya naging negative 6x. Then, negative 6 plus 1. Negative 5 po. Is negative 5. Very good, Mayon Mark. Thank you, Nak. Naiintindihan ba? Paul, Peter. Questions? Before we proceed to the next part. Hello? Pag nagets, mag-heart nga. Sure kayo, ha? Walang nagtatanong, ha? Sige. Bala kayo. Mas gusto ko nga yung may nagtatanong. Mas gusto ko yung may curious. O, sige. Let's now proceed to addition and subtraction of polynomial. Since marunong na tayo at na-recall na tayo kung paano mag-simplify ng polynomials by combining like terms and by using distributive property, we are now ready to add or subtract polynomials. So, sige, simulan muna natin sa addition of polynomials. Dali lang tong lesson natin today. Kayang-kaya nyo. Kasi grade 7 kayo hanggang grade 9, ginagawa nyo na to. Okay, let's have example number 1. Add 2x squared
plus x plus 1 and 3x squared minus x. Ay, sorry. Ayusin ko yung sulat ko. Mamaya sabihin nyo, ang pangit ng sulat ko, hindi maintindihan. Plus 5. Okay, add down natin yung dalawang polynomial na yan. So, pwedeng gawin natin is, may dalawang paraan naman eh. Pwedeng, pwedeng pahiga, or pa, pwedeng isulat yun ng pahiga o pa-horizontal, kung saan kayo mas komportable. Pwede rin namang pa-vertical o patayo, di ba? Ang natutunan natin dati nung elementary tayo, usually patayo eh, di ba? Bawa, pag nag-add ka ng 3 plus 5, pahiga yun, horizontal, so that's 8. Pag vertical naman, 3 over 5 tuloy, 3 plus 5, ginagawa mo namang ganyan, 3 plus 5 equals 8. So, nasa sa inyo kung horizontal o vertical method ang gagamitin nyo. So, pag horizontal, nilalagyan pa yan ng parenthesis eh. 2x squared plus x plus 1 plus quantity 2x squared plus x plus 1 plus quantity 3x squared minus x plus 5. Pero kahit nga hindi na eh. Kahit hindi na. Kahit di mo nalagyan ng parenthesis. Yan. Kahit diretso mo na. Plus 3x squared minus x plus 5. Kung pa-vertical naman, ganito ang gagawin mo. 2x squared plus x plus 1. Ah, sige nga, unahin nga muna natin yung ano, yung pa-horizontal muna, isa-isa lang. O sige, so paano pag-horizontal? Eh di, kung paano mag-simplify ng polynomials, eh di ganun na lang din. Combine like terms lang, di ba? So 2x squared, sinong i-add mo sa kanya? Anong i-add mo sa kanya? Sinong ka-like term niya? Plus 3x squared, di ba? So, 2x squared plus 3x squared, that is 5x squared, no? Then, positive x, may ka-like term ba? Yes, negative x. So, positive 1x, understood, di ba? Minus 1x, understood din, negative 1x or minus 1x, what is that? What's the answer? What is positive 1x minus 1x? Zero. Very good. Kasi positive 1 minus 1 will become zero. Huwag mo nalagyan ng x. Bali, wala na rin naman. Zero eh. Ang zero x or zero, same lang yun. O ilalagay pa ba natin pag nag-zero? Ilalagay pa ba natin? Hindi na. Ang tawag dyan, cancel, parang cancel na silang dalawa. Cancel, parang ganun. Ayan o, lagyan ko ng slash. Cancel. Kasi positive 1x minus 1x will become 0. Okay, how about positive 1? Sinong ka-like term niya? Positive 5. So, that will be positive 6. Yun ang ilalagay mo na kaagad diretso. So, this is the final answer. 5x squared plus 6. Oh, gaya nga ng sabi ko, pwedeng vertical. Pag vertical, i-align mo yung mga like terms. Pagtapatin mo yung mga like terms. O di ba sinulat mo na yung 2x squared plus x plus 1. Ngayon, pag sinulat mo tong 3x squared minus x plus 5, i-align mo na. Si halimbawa, si kumbaga itapat mo na kaagad sa ka-like term niya. Si 3x squared, kanino siya ka-like term? Sinong ka-like term niya? Si 2x squared, di ba? So, doon mo siya i-align, doon mo siya itapat, 3x squared. Negative x, sinong ka-like term yung negative x sa kabila? Positive x. So, doon mo siya itapat, doon mo siya i-align. Okay, ganun lang kapag vertical method, no? Ina-align mo o pinagtatapat mo yung mga like terms. Okay, remember that. How about positive 5? Sinong ka-like term niya? Si positive 1. Ay, sorry. Bakit 1 din? Positive 5. O yan. Tapos, add mo na silang dalawa. Ganun lang yun.
What is 2x squared plus 3x squared? Understood plus yan, ha? 2x squared plus 3x squared. That is 5x squared. Pag nasa unahan, huwag mo na lagyan ng plus. Pag nasa unahan, no need to write plus sa unahan. Positive 1x minus 1x. O, di cancel. Zero na. Huwag mo nang ilagay pag zero na. Di ba? Positive 1 plus 5. That is positive 6. So, this is the final answer. 5x squared plus 6. Okay, clear po ba? Nasundan po ba? Ilang naman yun. So, nasa sa inyo. Bahala na kayo kung anong gagamitin ninyo. Kung mag-horizontal pa ba kayo o mag-vertical kayo. Pero ako, I would suggest, huwag na kayong mag-vertical kasi time-consuming. Diba? Kung kaya namang horizontal, i-horizontal na kahit nga hindi mo na i-rewrite eh. Kahit di mo na isulat ulit, dito mo na lang tignan, ano na lang, mental map na lang, manumanuin mo na lang. O dito na agad, o. 2x squared plus 3x squared, 5x squared ka agad. Positive x minus x, 0, cancel. Positive 1 plus 5, positive 6. O kaya nang idiretso eh. Diba? Itong mga pinapakita kong solution sa inyo, yan yung parang dahan-dahan o mano-mano lang. Pero pag oras ang hinahabol mo, edi matuto kayong mag-mental mat. Yung diretso na. Okay? O let's now proceed to number 2. Second example, kayo naman. Add 2x squared minus 3x plus 2 and negative x squared plus x minus 2. Anyone? I would like a volunteer to open his or her mic and discuss how to add these two polynomials. Hello? Nandiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? Wala sila? Oh, Arben. Ang una pong gagawin is i-rewrite po sila. So magiging 2x squared minus 3x plus 2 plus negative x squared plus x minus 2 po. Then combine po yung like terms po. Yung 2x squared po is may ka-like term po na negative x squared. So magiging, pag pinagsama po sila, magiging x squared na lang po. Okay, 2x squared minus x squared equals x squared. Positive 1x squared, no? Kasi 2 minus 1, so 1. Oh. 1x squared or x squared. Wait lang pala, meron lang akong gustong sabihin dito. Actually, itong plus, kahit nga wag mo nang, kapag nag-a-add ka, kahit nga wag mo na palang ilagay yung word, ay kahit wag mo nang ilagay yung plus sign, kahit i-direction nyo ng mga anak. Diba, sinulat nyo to, 2x squared minus 3x plus 2. Idiretso mo na kaagad, negative x squared. Yung minus sign na kaagad niya o yung negative na kaagad niya ang isunod nyo. Kahit huwag nyo nang isulat yung plus, no? So, minus x squared plus x minus 2. Addition lang naman yan. O, sige na, go. Ang next naman po na term is negative 3x po. And yung kasim term po niya is positive x. So, pag pinagsama po sila, 3x minus, ay, negative 3x plus x is equal to negative 2x po. Okay, negative 2x. Then, yung last term po, yung positive 2 and negative 2 po, 0 na po sila. Okay, positive 2 minus 2 will become 0. So, cancel, mawawala. Okay, kaya the final answer is x squared minus 2x. Very good, Arben. Okay, thank you, anak. Okay, let's proceed to number 3. Add
x squared plus 3x minus 4 and 2 times the quantity negative x plus 2. So, kita nyo, di ba, hindi na tayo nag-vertical or nag, yung patayo, no? Para mabilis. Kaya naman kung tutuusin ang horizontal, eh. Huwag ka lang malilito. Combine mo lang yung mga like terms. Okay. Aljon? Wow, sakto. Yeah, nak. Sir, narinig po ba ako? Yes, nak. Yung sa ano po, yung two parentheses. Two times the quantity, no? Ang basa dyan, sige, turuan ko kayo paano magbasa, ha? Two times the quantity, no? Laging ganon. Two times the quantity, negative x plus 2. Okay. Sige, nak. I-simplify po muna or i-factor po. So, tama. Yung factor, nak, wag mo nang isama. Ah, sige po. Simplify sige na lang, anak. Okay. 2 times negative x is negative 2x and 2 times 2 is positive 4 po. Okay, 2 times 2 is positive 4. So, magiging ano to, negative 2x plus 4. Yes, kapag po nag-apply ka ng distributive property, very good enough. Then, i-rewrite po yung ano po, yung dalawang polynomials. Apo. Sige na. Then, x squared plus 3x minus 4. Minus 2x plus 4. Plus 4. Okay, very then, good enough. And then, i-aayos po yung, ay, i-simplify na po. Yung x squared po, since wala po siyang like terms po, ilalagay na po agad. Then, yung 3x po is my like terms po siya na negative 2x. So, positive 3 minus negative 2x is x na lang po. Okay, positive 1x or positive 2x. Po. Okay, tama. Then, yung negative 4 po is my ka-like term po na positive 4. 0 po eh, kasi same po sila ng ano. Ayun po. Okay, very good, Mr. Pipito. Thank you, Aljon. Okay, very good, anak. Ayan, 0, so hindi na ilalagay. This is the final answer, x squared plus x. Nasundan ba, mga anak, ang nangyari? Nakasunod po ba? Nako. Sana lang ha, nakakasunod tayo ha. O isa pa, last na, bago tayo mag-subtraction. Number 4, add. X squared plus 4x plus 3 and 2 times the quantity negative 2x plus 3. Anyone? Yes, Nicole Ann. First po muna, i-multiply po muna yung 2 quantity of negative x plus 3. So, 2 times negative 2x is equals to negative 4x po. Tapos po, 2 times 3 is equals to 6 po. Then after that po, i-rewrite na po siya sa pangkalahatan. Okay, x plus 4x plus 3 minus 4x plus 6. Tapos po, yung mga like terms po dito, una po yung, wala pong like terms yung x squared, kaya po ibababa na lang po siya. Tapos sumunod po is yung 4x at saka negative 4x po. So is equals to 0 na po, hindi na po ilalagay. Then po, lastly po, yung 3 and positive 6 po is equals to positive 9 po. So plus 9 po, x squared plus 9 po yung sagot. Very good, Miss Manyebog. Ang galing naman. Very well said. Very well explained. Very good kayo, mga anak. Thank you. Oh, nakuha po ba? Paul, Peter. Dali lang, di ba? Kasi nga, review nga lang kasi ito. Itong lessons natin na to, no? Ah, teka, sige, more pa para talagang ma-practice tayo. Bago tayo mag subtraction, mahirap naman na mag-proceed tayo sa subtraction tapos hindi nyo pa na-master itong ano, addition. Add 8x cubed. Parang nagre-review na rin tayo para sa periodical test eh, kasi kasali itong topic na to. Kasi dapat, ganito yun eh, kapag
Bago tayo mag-proceed sa multiplication and division of polynomials, yung next two operations, kailangan gamay o master nyo muna yung addition and subtraction of polynomials. Kapag hindi nyo gamay ito, pag hindi nyo master ito, mangangapa kayo sa multiplication at division, sinasabi ko sa inyo. Kasi napakalawak din ng multiplication at division. Tapos yung binanggit kanini ni Aljon, yung may factor, yung factoring, naku, babalikan din natin lahat yun. Grade 8 topic, grade 9 topic, yung factoring, yung multiplying polynomials. Dami din nun. Okay, sige, let's have number 5. Add 8x cubed minus 3x squared plus x minus 1 and 3 times the quantity x squared plus 2x minus 5. Anyone? Yes, Mr. Pipito? Uunahin po muna natin yung ano po, 3 times to the quantity of x squared po is ayan po. Then una po is 3 times to the quantity of x squared is 3x squared. Then 3 times 2x is 6x po. And then 3 times negative 5 is negative 15 po. Then sa pangkalahatan na po, yung 8x minus 8x squared, 8x cubed is may like terms po siya. So, may ka-like term, anak, yung 8x wala cube. Po pala. Ah, wala. Po pala, okay. Sige, sulat mo na natin, no? Apa. Okay, anak, sige. Ayan. Ay, wait lang. Tignan nyo, ididikit lang ba natin basta-basta yung minus 1 dito sa 3x squared? Hindi po, sir. Anong ilalagay dito, nak, sa gitna? Positive po. Okay, maglagay tayo ng plus or positive. Very good ka doon na. Pag minus, pag negative si 3 or minus si 3, edi yung minus na mismo, diretso na. Apo. Pero kung walang nakalagay, understood, positive yun. Huwag niyong basta ididikit lang, ha? Okay, equals? Equals, since po yung 8x cubed po is wala pong like terms, ibababa na po. And then yung negative 3x squared po is may ka-like terms po na 8x squared. So, negative 3 po pala 3x okay. Squared po. 3, negative 3x squared plus 3x squared is cancel na po or 0 po. Correct. Then, next po is yung plus, yung positive x po may ka-like terms po na 6x po. So, x plus 6x equals 7x po. Then, sa negative 1 is my ka-like terms po na negative 15. So, negative 1 minus negative 15 po. So, magiging 16 po. Correction lang na ka. Kapag nagbabanggit kayo ng gano'n, negative 1 minus 15 lang. Ah, sige po. Oo. Iba yung negative 1 minus negative 15. Okay, magkaiba yon. Okay, thank you, anak. Very good, Aljon. Apo. Thank you po. Okay, thank you, anak. Thank you, very good. Sana lahat ganyan ka-clear mag-explain, ha? Sana lahat nasusundan yung steps. Ba, parang na-miss ko itong ganitong pagre-recite ninyo, ha? Yung very interactive tayo, no? Yung hindi lang ako yung halos nagsasalita. Kasi palaging ako na lang nagdi-discuss, eh. Kayo, hindi na kayo nagsasalita, eh. Ha, mga anak? O, last na, sa addition. Add 5x cubed minus 7x plus 6 and 3 times the quantity negative x cubed plus 2x minus 2. Or gawin ko nga itong negative yan, negative 3. O sige, anyone? Parang kanina si Justin nagtaas. Yan, si Justin nga tawagin natin, Mr. Martija. Rinig po ba ako? Yes, Nak. Oo. Una po muna, yung ito po simplify, yung ano po yung quantity. Oo, yung may parenthesis. Apply distributive property to simplify, no? Apo, sir. Yung negative 3
Negative 3 times negative x cube, what is that? 3 pa rin po, sir. Positive 3 x cube. Kasi negative times negative, parang negative 1 yan, understood eh. Negative 1 x cube. Negative 3 times negative 1 is positive 3. Then copy x cube, no? So magiging positive 3 x cube siya. Okay? O next. Yung ano naman, yung negative 3 times positive 2x, negative 3 times positive 2, negative times positive, negative 6, kasi 3 times 2, negative 6, x, okay, negative 6, x, okay, negative 3 times negative 2, what is negative 3 times negative 2? Negative times negative, positive 6. O yan na. Okay na. Na-remove na yung parenthesis. Anong susunod na gagawin, anak? Yung copy po yung nandiyan. Copy the first polynomial, no? Okay, yan. Dinugtong lang natin yung second polynomial. O sige, combine like terms na. Combine like terms. Yung like terms po lang, ano, 5, 3x, tapos 5x cube na, 5x cube. Tapos 3x cube po. 5x cube plus 3x cube, that is 8x cube. Okay. Cube po. Next, negative 7x, may ka-like term ba? Tapos sir, yung negative 6x po. Oh, so what is negative 7x minus 6x? Ano po? Third, positive 13x po. Mm-hmm. Magiging positive ba? Hindi tayo nagmo-multiply, ha? Nagko-combine lang tayo. Nag-a-add lang tayo. Pag when you say combine, mga anak, parang nag-a-add ka lang din. Pag sinabing combine like terms, ang ina-apply nyo lang doon, rule ng add or subtract. Rule ng pag-a-add at pag-subtract. Huwag nyo siyang ipaparehas sa multiplication. Maraming nalilito doon eh. Iba ang rule ng addition at subtraction, iba din ang rule ng multiplication. So, I repeat, what is negative 7x minus 6x? Negative 1 po. Diba kanina, 5x cube plus 3x cube, that is 8x cube. Ano naman ang negative 7x minus 6x? That is negative 13x, no? Rule sa pag-a-add, sa pagsusubtract. Copy, change, change. Pareha silang negative, o i-add mo na lang 13, then copy their common sign. Negative 13x. What is positive 6 plus 6? Positive 12. Okay, that is positive 12. Is this the final answer already, na? Yes, the final answer is 8x cube minus 13x plus 12. Okay. Okay na. Gets na natin ang addition. Let's now proceed to the last part. Subtraction of polynomials tayo. Parang mag-a-add ka lang naman din dito eh. Kung paano tayo nag-add ng polynomials kanina, ganun lang din naman sa subtraction of polynomials. Okay, let's have number 1. Subtract x squared minus 5x plus 7 from 3x squared plus 4x minus 2. Okay. Take note, sa subtraction, di ba, sige, recall lang tayo, recall lang. So, konting recall lang. Context, konting context. So, sa subtraction, tandaan natin, so let's say for example, 5 minus 2, that is 3, right? Ang tawag kay 5 ay minuend. Yun yung number na binabawasan. Tapos, yung tawag naman kay 2 ay subtrahend. So, yun yung number na ipinambabawas.
o number na ibinabawas mo, then 3 is the difference, di ba? Yun yung sagot sa subtraction. Okay. Kapag sinabi nating, say for example, pag sinabi kong subtract 2 from 5, paano nyo siya isusulat into mathematical sentence? Subtract 2 from 5. Is it 5 minus 2 or 2 minus 5? Kasi magkaiba yun, ha? Ingat-ingat tayo sa ganon. Once na mabaliktad mo yan, iba nang magiging sagot. So, paano siya isusulat? Okay, very good. Tama kayo. 5 minus 2. Yung mga nag-type sa chat box, 5 minus 2. Kasi sa pag tinagalog mo yan, ibig sabihin, ibawas mo daw si 2 kay 5. Ibawas mo si 2 sa 5. O iba, magbawas ka ng 2 sa 5. Ganun ang ibig sabihin nun. Nakuha ba? So that is 3. O paano pag sinabi kong subtract 5 from 2? Magbawas ka daw ng 5 mula sa 2. O magbawas ka ng 5 sa 2. Okay. Grammatically speaking, ang mathematical sentence niyan ay 2 minus 5. Kaya magiging negative 3. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, clear yan ha? Huwag tayong malilito dyan. O sige, so let's now have polynomials. Yan, numero lang yan eh. Paano pag polynomials na? So subtract x squared minus 5x plus 7 from 3x squared plus 4x minus 2. So how? Sinong mauunang isusulat? Sige, anong gusto ninyo? Mag-horizontal tayo, mag-vertical? Palagay ko mas maganda naman this time, mag-vertical naman tayo. Yung patayo naman para mas hindi nakakalito. Yung pagtatapatin natin or i-align natin yung mga like terms. Yes, Mayon Mark. Ay, gusto ko lang po sumagot, sir. Ay, sige na. Oo. Go ahead. Ang uunahin po is yung 3x squared plus 4x negative 2 po. Very good. Then? Sa baba po is x squared negative 5x plus 7 po. Inusog ko lang, no? Sa baba is x squared, tapat mo na kaagad sa 3x squared, di ba? Sila yung like terms eh. Negative 5x, itapat mo na kaagad sa positive 4x, sila yung like terms eh. Si positive 7, itapat mo na agad sa negative 2 kasi sila yung like terms. Pero wait lang, ganyan na ba kaagad? Kasi di ba sabi natin, ima-minus mo itong buong to. Ima-minus mo yung buong x squared minus 5x plus 7 from 3x squared plus 4x minus 2. So parang, ang mangyayari dyan mga anak, parang magkakaroon ka ng quantity. I-emphasize ko ha. Ayan, lagyan mo ng parenthesis itong buong to. Kuha nyo? Tapos tignan nyo ang nakalagay sa labas, minus, hindi plus. Hindi tayo nagpa-plus ha, nagma-minus na tayo kasi nga subtract eh. So, anong mangyayari sunod? I-multiply po lahat. By negative 1. Very good. Or i-distribute mo yung negative 1 doon sa bawat term nung nung unang polynomial. Nakuha nyo ba guys? Magdi-distributed property ka. So sige, dito natin ilagay yung susunod na step. Ay, Axis, may tanong ka? Pero nasaan ang galing yung 1, sir? Hindi kasi nga, di ba, sabi natin kapag kanina sa distributive property, kapag halimbawa, let's say we have negative quantity of x plus 2, understood may 1 yun nakasama kapag nagmumultiply ka. Kung may number nakalagay doon, edi yung number na yun, negative 2, yun yung imumultiply mo isa-isa. Pero kung negative lang ang nakalagay sa labas ng parenthesis, understood para kang nagmumultiply ng negative 1 isa-isa sa loob. Okay, understood yun, Nak, ha? Naintindihan ba yung paliwanag ko, Axis? Basta understood siya na may one yun.
Okay, so sige, copy 3x squared plus 4x minus 2, then distribute negative 1 sa bawat term sa loob. So magiging negative 1 times x squared is negative 1x squared or negative x squared. Negative 1 times negative 5, you know, negative 1 times x squared is negative x squared or negative 1x squared. Negative 1 times negative 5x is positive 5x. And negative 1 times positive 7 is negative 7. O, tapos, ano nang gagawin sunod? Pag na, mayon mark, ano nang gagawin sunod kapag na-distribute na yung negative? Then mags. Eh di parang magko-combine like terms ka na lang. Parang mag-a-add ka na lang. Combine like terms, yun na yung tamang sabihin natin. So, 3 minus 1, o 3x squared minus 1x squared. 2x squared po. 2x squared. Positive 4 plus, positive 4x plus 5x. 9x po. Positive 9x. Negative 2 minus 7. Negative 9 po. Okay, negative 9. This is the final answer. Or di kaya, tignan nyo guys, ang technique is ganito lang naman eh. Pansinin nyo, parang magbabago lang yung sign eh. Yung 1x squared magiging negative 1x squared. Binago mo lang yung sign. Yung negative 5x, ginawa mo lang positive 5x, nagbago lang yung sign. Yung positive 7, naging negative 7 lang. Binago mo yung sign. So parang ang mangyayari lang, ang pinakamadaling technique na lang agad, para hindi ka na dumaan sa ganyan, pagkahaba-haba, magsusulat ka pa, change mo na lang yung signs nung mga terms nung subtrahend, nung pangalawang polynomial. I-change mo na kaagad, then proceed with combining like terms. Combine like terms na agad. Naintindihan ba? Yun na, yun na yung pinakamadalis na technique. I-apply nyo yun sa susunod na example. Number 2. Subtract 3x squared minus x minus 6. The quantity 3x squared minus x minus 6 minus the quantity 4y squared plus 5y. Ano yung sinasabi ko? X pala, sorry. 4x squared plus 5x plus 3. O, paano pag paano i-subtract yung dalawang yan? Anyone? Mas maganda mag-vertical tayo para mas para mapagtapat-tapat mo or para mapag-align mo yung mga like terms. Sige na. Yakang-yakan nyo na yan. Yes, Arben. Ang una pong gagawin po is rewrite po yung 3x squared minus x minus 6 po. Tapos po sa baba niya po is negative 4x squared, negative 5x, and negative 3 po. Then combine po yung like terms. So 3x squared minus 4x squared is equal to negative x squared po or negative 1x squared. Then negative x minus 5x is equal to negative 6x po. Then negative 6 minus 3 is equal to negative 9 po. Okay, tapos. Very good, anak. Nakuhanin nyo yung technique? Mabilis lang. Bale, kung minus ito, itong second polynomial, change mo na lang yung mga signs. Change na kaagad ni Arvin yung mga sign, no? Yung positive 4x squared naging negative 4x squared na lang agad. Yung 5x naging negative 5x na agad. Yung positive 3 naging negative 3. Basta ganun lang, magbabago lang yung sign. Kung positive, gawing negative. Kung negative, gawing positive. Diba? Bilis lang eh. Sabi ko sa inyo eh. Okay?
O sige, hanggang dun lang yung lesson natin. Overtime na ako ng 17 minutes, no? Pero thank you so much mga anak ha, sa pagtsatsaga ninyo at sa pakikinig ninyo, sa effort at sacrifice nyo palagi na umattend sa ating mga online class. Alam kong bagamat mahirap at challenging, pero patuloy nyo pa rin kinakaya. At sinasamahan nyo pa rin ako na matuto tayo, no? Kahit na synchronous lang tayo. Ayan, so yung mga screenshots nito, isesend ko na lang sa GC natin para mapag-aralan ninyo, no? Then maya-maya magsesend na lang ako ng papracticing ninyo na assignment. Madali lang naman yung ibibigay kong assignment regarding dito, no? Mamaya ako isesend. O sige. So I will not take much of your time anymore. Alam kong marami pa kayong gagawin sa ibang subject ninyo at kailangan nyo pang magpahinga, at ako rin ay kailangan ko rin magpatuloy sa aking mga klase. So thank you so much mga anak sa pagsama sa akin. God bless you all. Kita-kits tayo next week na. Next week na tayo magkikita, face-to-face exam na diretso. Mag-a-announce na lang ako o mag-update na lang ako regarding sa schedule ng MAT kung kailan siya. Basta yung portfolio, pakihanda. Pakiready na yung portfolio ninyo. Okay? Isasubmit nyo siya sa araw na mag-exam kayo sa MAT. Yung regarding sa tanong ninyo kung pwede bang gumamit ng calculator, hindi talaga pwede. Pero yung sa formula card, ipagtatanong ko pa. I will give you update sa GC. Okay? Kung may tanong, mag-chat lang sa akin. Huwag sa GC, mag-PM na lang sa akin, no? Ano pa ba? Sa section poll, magsesend ako sa inyo ng mapaproject ko sa inyo, no? Individual project, which is madali lang. Ah, hindi. Okay na pala ang section poll. Peter pa pala. Peter na lang pala ang hindi ko pa napagawaan ng project. Individual project, no? So, section Peter, magsesend na lang ako sa inyo ng ipapaproject ko sa inyo. Individual, kanya-kanya, na isasubmit nyo next week, no? Or next week. Pero madali lang, hindi kayo mahihirapan. Tama ba, Paul? Tama ba, section Paul? Sila nga, dinahirapan eh. Okay, o sige. So, that's all. Thank you so much. See you tomorrow again sa ating online class. Yung isasend kong assignment mamaya, gawin nyo sa papel ulit, then bukas i-check natin sa online class natin for discussion. Last lesson na natin, no? So you may now log out of our online class. Bye mga anak. God bless. Take care always. Yung recording nito, isasend ko na lang sa GC natin mamaya.